According kay Bea. Bea Bunda. According kay Tito Boy, kay Boy Abunda na kay ng Panginoon ng show business, no? Ng mga chismisan. Wala na daw yung dalawa. Compare 100%. Hiwalay na daw sila ngayon. Ngayon, si Dom, tinatry niyang habulin si Bea at maayos pa ang lahat. Pero hindi ko yung gusto. Diba? Gusto ko yung naghiwalay na sila. Pero according nga kay Tito Boy, kay Bea, Bea Bunda, hinahabol pa si Bea. Si Bea daw, gusto pa daw maayos. Ang tanong ng bayan! Pero bago tayo dumating doon, commercial muna. Nangyari, naisoli na daw ni Bea yung engagement ring kay Dom. Eto na, ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Ang daming sources eh. Ang mabigat dun, yung mga nasagap kong sources for the last 71 hours. Tama ba? Mali pala. 73 hours. Puros mga celebrities pa, artista yung nag-splook sa akin eh. So ngayon, bilang pinagsabihan nila, kinompile ko ang chika. Eto na. Eto pa lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malibel eh. Siyempre, di ba? Eto pa lang si lalaki. Baby, are you okay? You okay there? Okay, okay. I'm KO. Okay, KO, okay. Eto pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila, artista and celebrities, ha? Grabe palang. Nung ubos pala yung pera ni babae. Oo. Para bang, well, sabi nila, pag true love, gagastusan mo talaga, no? Yan ang sabi. Pero, grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? Tapos pati daw yung nanay ni babae, napapaikot-ikot ni lalaki. Iayos ko yung eyeballs ko para kunyari baka psychological camera nyo ko eh. Diba? Eto pa ang tanong nyo. Eh kung tumagal naman pala sila ng ganun yung setup na gumagastos lagi si babae sa lahat-lahat, mapatravel, travel dito, travel doon. Diba? Eh true love talaga eh. Kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Maraming nakikita ang issue doon. Pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Si Yan, may third party daw ba? Wala daw eh. At ang chika pa nga sa akin, eto atin-atin na lang ha. Huwag nyo lang sana masabi sa iba. Baka kasi makalabas pa. Sana kung itong chismis na sasabihin ko next, i-keep mo na lang sa sarili mo. Baka may makarinig pang iba dyan, ha? Kung magkaroon daw sakali man, no, na magkaroon ng third party ang relasyon to, hindi daw babae yung magiging third party. Daw, ha? Ang magiging third party daw kung sakali ni lalaki ay lalaki din. Chismis lang sa akin, ha? Huwag nyo na lang sana ipakalat sa iba.
kung sakali man. Eto, malupit dyan. Nagpunta na nga sila ng Europe eh. Bakit ka mo? Eh, dun yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Well, dami naman pera si babae, why not? Punta rin Japan, tingin-tingin saan pwede ikasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bigla daw kinansel. Wala pang naaayos na kasal. Nag-check-check pa lang sila ng places. Okay, mga bida-bida. Eh, napagkasunduan yata na bago ang kasal. Na ito, napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Napansin ko lang. Parang hindi maka-all-in si Tito Boy. Oo, parang hindi siya maka-all-in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sinabi. Pinanood ko ng 7 beses. Lalakas ako ng boses ko, ha? Ito na kasi isplukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng 7 beses. Yung video ni Tito Boy. And upon analyzing sa 7 times na yon, and upon hearing a lot of intel chika and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, ito yung naging conclusion ko. Based pa lang sa pananalan ni Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta eh. Pinoprotektahan din niya siyempre sila laki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadminton pa daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta eh. Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot-ikot-ikot yung mga salita niya, ito na ang gusto niyang sabihin. Okay naman yung une, nung une, okay naman yung prenup eh. Sila laki pa nga daw ang pumunta. Sorry, ulit na isang nabi. Sila laki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea? Bea Bunda? Nabiglang nagbago yung ihip ng hangin. Nabiglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if Mars? What if? Yung pag-approach ni lalaki sa nanay ni babae na willing daw siya kuno noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala. What if this, what if, no, bilang isang marites, what if ito pala isang malaki ng, isang parte ng malaking master plan? Daming pera ni babae, Brad. Mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang 1 billion. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya, na pailalim na hindi binabayaran ng tax? Tangina, ay, sorry. Putik. In short, si babae, bilyonarya yan. Kung ang declared na ari-ari ano, is kulang-kulang 1 billion, ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation? So, to summarize ang buong pangyayari, okay sana ang lahat. Yung buong relasyon nila, okay sila as boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. Ang naging problema, yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure, walang mangyayaring kasal ngayong taon. Bakit ka mo kung i-analyze mo ang naging problema, yung kasal? Ano mo pwede maging problema sa isang kasal kung wala naman pala kayong third party? Bibi, come here. I'm getting stress. Huh? Ah. Okay, come here.
Ah, I'm stressed. Stressed? Yeah, my head got, guys, English. So my head got hot. Mainit ulo ko, nag-init ulo ko. I'm hot mess. Yeah. I love you. Okay, thank you, commercial. Ito na, anong bang pwede maging problema sa isang kasal? Kung okay naman pala yung relasyon ninyo, ano pa nga ba yung prenup? Alam nyo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number one source ng hiwalayan sa buong Pilipinas, ang OG Diaz Showbiz Updates. Uulitin ko yung YouTube channel ni OG Diaz para sa mga tumachismis at isplukan, ha? Ito ay patrol at santo ng mga Marites. Tugon, isplukan mo kami. OG Diaz Showbiz Updates. Follow niya, subscribe niya sa YouTube, ha? So, to go back sa summary natin. Kung walang proposal na nangyari, walang pag-uusap ng kasal at wala sanang hiwalayan. Pero what if yung engagement, yung pagluhod, nilalaki? Baby, I'm just reenactment, okay? Yeah, this is just part of the reenactment. I'm still on the right mind, okay? I don't have mental disorder so far. Okay! What if yung engagement at proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? Para kunin ang kalahati ng yaman ni babae. Ayan ang hindi natin sure. At silang dalawa lang makakasagot niya na tayo mga Marites ay puro espekulasyon lamang. Sa ulo ng mga nagbabagang chismis, ito po ang inyong lingkod, si Sian.